Sama-sama ang mga miyembro ng bagong tatag na grupo ng mga Pilipina na nakapag-asawa ng mga Kuwaiti. Nagdaot sila ng iftar ngayong Ramadan para sa may 90 wards sa Filipino Workers Resource Center sa Kuwait. Kaya ng Balitang Middle East, ni Maxi Santiago. Pagmamahal at pagtulong sa kapwa ang ilan sa mga gawain na pinapalaganap tuwing buwan ng Ramadan. Ito ang ipinakita ng bagong tatag na organisasyon sa Kuwait na Kuwait Filipino Mothers Organization o KPMO na nagdaos ng iftar para sa distressed OFWs sa Filipino Workers Resource Center. The main purpose is to have good deeds kasi hindi naman tayo kaawaan ng Diyos kung nakaupo lang tayo sa isang tabi. We gather together para gagawa ng kung anong ikakasiyahan ng Diyos. Ang iftar o almusal ang hudyat ng pagtatapos ng pag-aayuno ng bawat Muslim sa paglubog ng araw. Samot-saring pagkain Pinoy ang inihanda ng grupo para sa mga wards. May pansit, puto, kutsinta, biko at iba pa. Kaya po yung ibang mga Pilipina na kababayan natin na nagkaasawa ng taga rito, inaanyayahan po namin kayo na mag-join sa aming grupo para tayo makatulong sa ating mga kababayan nandito rito ngayon. Matapos ang salo-salo, namigay din ng mga regalo ang KPMO sa lahat ng ward. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng nagkakain sa aming KPMO. Marami po salamat sa inyong lahat na tumulong sa amin. Maraming po salamat. Hindi po namin kayo makakalimutan. Ang bait nila sa amin. Salamat na nabibigay sila ng mga damit at ng mga kailangan namin sa ginagamit namin araw-araw. Maraming salamat po sa lahat na nagtulong. Sa kauna-unahang pagkakataon, may 90 na lang na ward sa FWRC. Noong mga nakaraang taon, dumadagsak kadalasan ang mga distressed OFW sa FWRC tuwing buwan ng Ramadan dahil sa sobrang pagod, kulang sa pagkain at walang tulog. Patuloy naman ang pakikipagtulungan ng Polo at Philippine Embassy sa gobyerno ng Kuwait para mas lalo mapabilis ang pagpapauwi ng mga wards. Wish ko lang po, bago matapos ang Ramadan, sana makauwi na kami ng Pilipinas. Nagbabalita sa Middle East. Maxi Santiago, Kuwait.